Iba't ibang klase ng pagpapapayat ang nauuso ngayon. Isa na dito ang Zumba exercise na kinagigiliwan ng marami. Pero para sa mga ayaw mapagod ng husto at sumakit ang buong katawan, alam nyo ba na nauuso na rin ngayon ang simpleng pagtapak-tapak sa device na ito para maging fit and sexy at gumanda ang sirkulasyon ng dugo sa katawan? Isa si Ronalyn Palacio sa mga kababaihang gustong magpapayat, subalit nahihirapang mag-exercise. Hanggang sa madiskubre niya na maganda rin palang ehersisyo ang pag-apak-apak. Sa ibang exercise po, nakakapagod eh. Yung apak-apak po, aapak ka pa ng 30 minutes, okay na po yung pakiramdam. Sa una po, nag-apak-apak po ako, mataba po ko, mas mataba po ako dati. Eh ngayon po, nag-reduce po ako dahil sa apak-apak. Yung UTI ko po nawala. Tsaka po mahimbing na po yung pagtulog ko. Pagbabawas rin ng timbang ang gustong gawin ni Heini Agbayani na isang housewife. Subalit bukod sa nakakapagod ang ehersisyo, sumasakit pa ang kanyang katawan dito. Kung kaya't sinubukan rin niya ang apak-apak. Pagka sa jogging or aerobic something, sasakit yung katawan mo na gusto mo nang matulog ka agad, gusto mo nang magpahinga. Pero dito, kahit nandun ka lang or kahit may gagawin ka pa mamaya, magagawa mo pa pero hindi ka mapapagod agad. Gumaan po yung pakiramdam ko, parang feeling ko nag-circulate yung dugo ko tsaka nakakalusya ng weight. Ang apak-apak na tinatawag ring Wonder Healing Device o WHD mat ay isa lamang sa maraming imbensyon ni Ka Dalmacio Muring. Dating reflexologist si Ka Muring na may pwesto sa Guadalupe, Makati. Dinarayo naman siya ng maraming may sakit dahil bukod sa marami ang kanyang napapagaling sa karamdaman, hindi rin siya agad sumisingil kung walang pera ang isang pasyente dahil sa kanyang Heal Now, Pay Later Advocacy. Dito na rin nagsimulang mabuo ang kanyang imbensyon na apak-apak upang mas marami siyang matulungan. So dinadayo po yan na babalita ng mga iba pang mga masakit na madagal ng hindi gumagaling galing sa iba't ibang mga hospital. Pinupuntahan yan sapagkat hindi sila magbabayad kung hindi sila gumagaling. Sa dami po ng mga nagpapa-therapy, nagpapa-reflex, naisip po natin yung isang paraan na apak-apakan lang, gagaling po ang tao. At dito na nagsimula ang pag-develop ni Kamuring sa apak-apak Wonder Healing Device kung saan maaaring makapag-reflex ng mga paa ang isang tao nang hindi na kailangan magtungo sa isang reflexologist. Naniniwala rin siya na malaking tulong sa kalusugan ang paglalakad, lalo na kung walang sapin sa paa tulad ng sapatos at tsinelas gaya ng ginagawa ng mga sinaunang tao noon na nabuhay sa mahabang mga taon. Mga tao po na nasa bundok, yung mga nagtrabaho sa bukid, yung mga naglalakad walang tsinelas, ganun din po, malusog, walang sakit, mahabang buhay. Kasi po naglalakad doon sa lupa, sa buhangin, sa mga bato na walang sapatos, walang tsinelas. Kaya ang pagpapagaling po ng karamdaman, may kaugnayan po doon sa ilalim ng ating paa. Nang ma-imbento po yung tsinelas, sapatos o sandalyas, in the time of Moses, ang edad ng tao po bumaba. 120 years na. So, naisip po natin na mag-imbento ng isang device para lakad-lakad ka lang, gagaling ka rin. Yun na nga pong goma na may magnet. Hindi po karaniwang goma yan. Yun ay mineralized rubber with a special magnet. Sa pamamagitan anya nito, nai-stimulate ang mga cells sa katawan ng tao na nakakatulong sa ating kalusugan. Pinakamahalaga po na ma-stimulate ang trillion-trillion cells of our body
para yung ating endocrine system, stem cell system, at saka immune cell system, they are working together to heal any sickness striking to your body. Halimbawa, masakit ang balakang mo, masakit ang tuhod mo, puson, tiyan, o kaya dibdib po, naninikip ang dibdib mo, o kaya likod, batok, lalamunan, o kaya po mata namumula, masakit, masakit ang ulo, hindi ka mapalagay, balisa, hindi ka makatulog, gusto matulog, hindi ka makatulog, lalo na po yung mga may rayuma, mahirap po may rayuma, nakahiga ka, masakit, nakatayo ka, masakit, lalo na po kung naglalakad, lalong masakit. So, apak-apak lang po. On that WHD healing mat, mawawala po yung kilot ng sakit at magiging maginhawa ang pakiramdam mo. Masarap na pong matulog. Sari-saring sakit naman ang naranasan ni Ginoong Moises Payag. Mula sa pagiging diabetiko, mataas rin ang kanyang blood pressure. Manhid ang kanang bahagi ng kanyang katawan mula paa hanggang balikat, may asthma at may Parkinson's disease pa. Nasubukan rin daw niya ang lahat ng uri ng medisina at halamang gamot. Naisipan rin niyang subukan ang apak-apak na imbensyon ni Kamuning nang mabalita ang posible itong makatulong sa paggaling ng kanyang karamdaman. Eh, kaya ako nandito, eh gusto ko akong malaman yung ano, yung healing wonder mat na yan, kung ano yan. Ah, pinaliwanag sa akin. Nang paliwanag sa akin, tiningnan ko, yun nga, meron siyang magnet, meron siyang mineralized rubber. Yun nga, hindi pare-pareho, ay magkakaiba yung umbok at saka yung taas. Pinagmasdan kong mabuti. Dahil sinimulan kong tumapak. Nang tumapak ako, nang maka 10 minutes ako, pinawisan ako. Naramdaman kong yung katawan ko, parang may pagbabago. Lumuwag ang hininga ko, lumuwag yung pagka merong masasakit, parang ganon. Lumuwag. Dahil dito, nainganyo siyang ituloy ang libreng paggamit sa apak-apak at naging maganda naman ang epekto nito sa kanyang katawan. 650 yung aking diabetes. After 1 week, naging 350 na lang kasi nga nagpakuha ako ng laboratory. Sige, nagpatuloy ako. Hanggang sa every now and then, every 3 months na, nagpapakuha ako para makita ko, normal ba ang breathing ko, ganito ba? Yun bang pamamanhid, yun bang pananakit, nawawala ba? So, hanggang ngayon, ay yun, normal, pati yung aking high blood. Sabi ng doktor sa akin, yung mga maintenance po ninyo, huwag na po ninyong gamitin. Wala na po akong makita dito sa laboratory tungkol doon sa karamdaman ninyo na nakalagay dito sa record ko before. Laking pasasalamat rin niya dahil sa libreng pagpapagamit ni Kamuring ng kanyang imbensyon para sa mga taong walang pambili nito, lalo pat magastos ang pagpapagamot. Malaking perang naubos ko. Pero dito sa apak-apak ni Kamuring, magpunta ka lang, talagang walang bayad eh. Hindi ka magbabayad. Diabetes, high blood at arthritis naman ang mga sakit na nagpapahirap kay Jesus Domingo na isang dating forester. At dahil sa mahal ang pagpapagamot, naghanap rin siya ng ibang paraan upang kahit paano'y gumaan ang pakiramdam. Hanggang sa mabalitaan ang libreng apak-apak ni Kamuring. Ako naman ho, ang gusto ko talaga yung talagang makamenos at saka yung talagang walang gastos. Dahil wala na nga akong pera, sinubukan ko yung mag-apak-apak. Maganda rin naman ang naging epekto ng apak-apak sa kanyang katawan. Naramdaman ko ang unang kwan sa akin yung panho, mga gumandang mga reflexes ko, yung mga katawan ko parang lumakas. At saka dahan-dahan nawawala na yung sakit dito sa likod ko at saka tuhod.
Cervical spine tumor naman ang iniindang sakit ni Police Senior Superintendent Alfredo Modestano sa mahabang panahon. At dahil sa sakit na nararamdaman, hindi rin siya halos makatulog sa gabi hanggang sa masubukan niyang gamitin ang imbensyon ni Camoring. Nung gumapit ako nitong apak-apak, naumpisa na mag-relieve yung aking pain na nararamdaman. Tuloy po, makikita ninyo, very effective ito doon sa kung mayroon kayong abdominal cramps. Ma-realize po ninyo, within several mga 30 minutes pataas, matatanggal talaga siya. At yung pong aking eyesight ay luminaw. At the same time po, yung aking sleepless na situation wherein hindi ka makatulog ay pag nag-apak-apak kayo, after 30 minutes nyo ay makakatulog kayo. At least marirelax yung inyong utak at buong katawan ninyo. Instructor naman ng Mixed Martial Arts si Master Carolino Duran bago salantain ng Super Typhoon Yolanda ang kanilang bahay sa Leyte. Nakuha kami ng Yolanda. Tatamaan kami. Pumunta kami sa Manila kasi nakuha ako, naka-apak ako ng pako. So namamaga yung pako. Pagdating dito sa Manila, yan nagpa-doktor ako. Binigay ako ng anti-tetanus. Di sabi ng doktor, in-examine rin yung dugo ko. 200 yung dugo ko. Sabi ng doktora na kailangan may maintenance ako at saka ako magbuhat ng mabigat dahil delikado yun sa akin. Kaya nawala akong pag-asa na magturo kasi yun talagang profession ko. Hindi niya akalaing sa simpleng apak-apak ay babalik ang dating siglat lakas ng kanyang katawan. Sinubukan kong gumamit ng kanyang sariling invention. Dahil ito ay nakakatulong daw sa may sakit, sinubukan ko. Isang buwan kong apak-apak, yun, na-normalize yung high blood ko at saka yung blood sugar. Hanggang ngayon nanatila kong nag-apak-apak. Ngayon, pwede na akong magturo ng mixed martial arts kasi yun ang profession ko since 1970. Dahil sa pag-apak-apak mo yan, ma-stimulate yung stem cells mo at saka yung immune system mo maging aktibo. Parang yan ang pinaka yung katawan kasi natin, sabi niya, parang battery, naglulubat. Dahil sa mga pagkain, sa mga iniinom natin na nakakasira sa katawan natin. Ngayon sa pamamagitan ng pag-apak-apak yan, na-recharge tayo. Ang nag-activate ang ating immune system. Kaya gumagaling yung sakit natin. Dahil tayo pinapawisan. Yan. Lahat ng kwan natin, organ, nag-activate dahil dyan, parang sa akin, parang generator nga. Kasi yung nervous system natin, yun ang pinakakurinti sa katawan natin. Kaya kung nakapag-apak tayo, naging active ang katawan natin, pati yung ating immune system. 1980s pa lamang ay sinisimula na ni Camoring ang pag-develop ng kanyang imbensyon. Noong 2006 naman nang ito'y kanyang i-apply ng patent. Nabigyan naman siya ng patent ng Intellectual Property Office noong 2010 o makalipas pa ang 4 na taon. So, bago nila pinalabas yung patent, tinitindan na mabuti kung ito'y pakinabangan ba ng tao. Ano mga health benefits ang maaring makukuha ng tao. At dahil sa epektibo ang imbensyon ni Camoring, in-endorse na rin ito ng TAPI. Dahil dito, nakapagde-demo si Camoring ng nasabing healing mat sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa buong bansa. Iniindos po tayo ng TAPI, sila po ang sumusulat doon sa mga iba pa mga agency na gusto kong puntahan para pagbigyan tayo na ipaliwanag yung technology ng WSD healing mat. Naikot na po natin yan sa lahat ng mga regional offices ng BIR, Luzon, Visayas, Mindanao. Naniniwala si Camoring na malaking tulong ang kanyang imbensyon sa marami nating kababayan. Hindi lang sa mga gustong magpa-sexy, kundi lalo na sa mga nais gumaling sa karamdaman. Ito ang dahilan kung kaya't ipinagagamit niya ito ng libre sa iba't ibang mga lugar para sa lahat ng gustong makasubok sa galing ng kanyang imbensyon.